Kapag ang isang musmos ay humiling sa iyo ng isang bagay, pagbibigyan mo ba ito? Be careful of what you wish for dahil maaaring pagsisihan mo ito sa bandang huli. Pero maaaring ito ang simula ng ninanais mong kaligayahan. Mga kabarangay, paano nga ba bumuo ng isang masayang pamilya? Yon ang ating malalaman ngayong araw na ito. Halika at samahan natin si Johan para tuparin ang kanyang mumunting kahilingan. Samahan ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories No. 1 nationwide pa. Dear Papa Dudot, sa mga sandali na sinusulat ko ang kwento ng aking buhay, nararamdaman ko na unti-unting umaagos ang mumunting luha sa aking mga mata. Laman ito ang bawat emosyon mula sa aking puso na nananariwa habang binabalikan ang bawat kwento na nakapaloob dito. Sa isang sulok ng aking lamesa na pinagsusulatan ko, nakapatong doon ang isang kwadro habang ikinakahon nito ang isang larawan. Larawan ito ng isang pamilya, dalawang lalaki at isang babae. Pinagkakaingatan ko ang larawan na ito. Ito ang aking kayamanan. Marami-rami na rin ang kwento na aming napagdadaanan hanggang sa ni bagyo ay hindi kayang sirain pa ito. Nakangiti si Papa. Larawan ng isang matikas at malakas na padre di pamilya. Gusto niya yon ang karakter na sumasalamin sa kanyang pagkatao habang nakikita mo ang larawan niya. Mababakas mo sa kanyang mukha ang hindi matatawarang pakikipagsapalaran sa buhay. Iyon ang bagay na hinahangaan ko sa kanya. Isa siyang lalaki na hindi sumusuko sa anumang laban. Gagawin niya ang lahat para mapatunayan ang kanyang sarili at para sa taong pinakamalapit sa kanya, kahit pa kapalit nito ay ang buhay niya. Pinagtibay siya ng panahon. Kung alam ko na malimit niyang itinatago ang kanyang emosyon, pero ang puso niya ay hinuhugis ng pagmamahal at pagkalinga, lalo na para sa kanyang pamilya. Sa kanyang tabi ay isang imahe ng babae na nakahilig ng konti ang ulo nito sa dibdib ni Papa. Hindi pa rin naglalaho ang bakas ng kagandahan sa kanyang mukha. Ang kanyang kutis na maalaporselana ang namumungay niyang mga mata. Ang mapupulang labi at matamis ng ngiti, isa siyang babae na pinapangarap ng bawat lalaki. Pero tila mararamdaman mo pa rin sa kanyang mga mata ang lungkot na nais ibahagi nito. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Papa, tila ayaw na niyang pakawalan. Ang kanyang eleganteng suot at makinang na alahas ay lalong nagpatingkad sa kanyang angking ganda. Walang iba kundi si Mama. Sa tabi ni Mama ay isang lalaki sa kanyang kabataan. Mababakas sa kanyang mukha ang isang inosenteng pangarap. Nakaguhit ang ngiti sa kanyang labi na tila umaabot sa tenga nito. Mararamdaman mo ang hindi matatawarang saya sa kanyang buong pagkatao. Na parabang nangungusap siya na eto na ang mga bagay na pinakahahangad ko at wala nang iba pa. Ako ang bata na yon. Habang hawak-hawak ko ang litrato na ito, tila ba bumalik sa aking alaala ang lahat ng bagay na dapat nilalaman ng aking kwento. At iyon ang nais kong ibahagi sa lahat ng tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ang aking buhay ang piraso ng aking pangarap. At kung papaano nabuo ang tinatawag kong pamilya, isang kayamanan na pinapasalamat ko sa Diyos habang ako ay nabubuhay. Ako si Johan mula sa Antipolo at ito ang aking kwento. Sisimulan ko ang aking kwento sa panahon na kahit ako ay bata pa, kahit papaano ay naiintindihan ko na ang ilang mga bagay-bagay. Kahit noon, pakiramdam ko ay matanda na ako kung papaano bigyan ng pakahulugan kung anuman ang nasa paligid ko. Ang problema ay hindi ko alam kung papaano ilabas o di kaya ay makihalubilo sa malalaking tao na nakapaligid sa akin dahil isa nga akong bata. Nasa elementarya ako noon. Hindi na bago sa akin ang tila umaalingaungaw na boses sa loob ng inuupahan naming bahay. Walang araw na hindi mo mapapakinggan ang nagtataas ang boses mula sa pamilyar na karakter sa loob ng bahay na yon. Minsan may umiiyak na lamang sa isang sulok. May dabog sa kabilang kwarto o di kaya ay malakas na yabag ng mga kung ano-anong gamit sa bahay. Nakatitig lamang ako sa kanila habang pinapanood ang ginagawa nila habang tinatakpan ko ang aking tenga dahil sa nakakabinging ingay. O di kaya ay tatakbo na lamang ako palabas ng bahay. Mabilis na hakbang iyon,
papunta sa palaruan para libangin ang aking sarili. Malayong malayo sa ingay na maririnig mo sa bawat sulok ng bahay na iyon. Uuwi na lamang ako kapag kulay dalanda na ang ulap sa langit. Iyon papadudot ang palatandaan ko na lalamunin na ng itim na krayola ang buong kapaligiran. At oras na para umuwi ng bahay. Para magpalit ng damit, maghugas ng katawan, kumain at matulog. Doon umiikot ang araw ko. Maliban na lamang kung may pasok ako. Minsan nakikita ko si Mama na nag-aabang sa akin sa may pinto. Laging galit ang mukha na may hawak na sinturon at tinatama iyon sa aking puwitan. Kung minsan nandun si Papa para sawayin siya at maririnig mo si Mama na magsasalita. Magsama kayong mag-ama. Sige, kayo na ang magaling. Kaya lumalaking matigas ang ulo ang anak mo. Ayaw mong idisiplina. Naturingan ka pa namang ama. Kahina-hina ka. Hindi ko nga alam kung bakit sumama ako sa iyo at naniwala sa mga pambobola mo. Anong gagawin mo sa amin dito? Papatayin mo na dilat ang mga mata dahil sa tinapa na pinapakain mo sa aming mag-ina? Sawang-sawa na ako sa itlog at galunggong o di kaya talbos ng kamote na pinapakain mo sa akin. Nakakasawa na, Alex! Ang hinihiling ko lang naman sa iyo, konting pagtitiis. Akala ko ba naiintindihan mo ang sitwasyon natin? Hindi ko din naman ginusto itong sitwasyon natin eh. Tumigil na nga muna ako sa pag-aaral para kahit papaano, ikaw munang masuportahan at makatapos. Konti namang pag-iintindi. Yun lang naman ang inihiling ko sa iyo eh. At huwag itong batang pinagbubuntungan mo ng galit mo sa akin, Miriam. Hindi ko alam kung makakatapos pa ako ng nursing. Galit na rin si Papa at Mama dahil sa mga nangyari sa atin. Total, nakaabot na naman ako ng third year eh, baka kumuha na lang ako ng short course. Caregiver para makahanap na kagad ako ng trabaho. Marami naman akong kilala na pwedeng makatulong sa akin eh. Ako ang bahala, Miriam. Huwag kang mag-alala. Alex, tantanan mo ako sa mga pangako mo. Ayaw ko nang umasa. Yun na ang plano ko. Alam mo, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo ako binuntis ng maaga, edi sana nasa ayos pa ang lahat. Kasalanan mo kung bakit nagkandaleche-leche ang buhay natin. Miriam, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa harap ng anak natin. Ginagawa ko naman ang lahat para kahit papaano ay maging maayos ang lahat. Gawin mo ang lahat dahil kapag ako napuno, kapag napuno ka, anong gagawin mo, Miriam? Hindi ko alam, Alex. Hindi ko alam. Kapag hindi mo ako nakikita na mag-isa sa kwarto, andun ako sa isang sulok at umiiyak. Pakiramdam ko kasi papadudot ay ako ang pinapagalitan nilang dalawa kapag nag-aaway sila. Nakakabingi kong minsan at pakiramdam ko nga kapag nasa eskwelahan ako at nakikinig ako ng sigawan, bigla na lamang akong nagugulat na parang ako ang sinisigawan. Nakakapraning, nakakatroma. Si Papa Alex ay nagtitake ng civil engineering sa isang kolehiyo sa Maynila. Samantalang si Mama Miriam ay nursing. Puno sila ng pangarap noon hanggang sa nagumpisa ang problema nang dumating ako. Tuto lang mga magulang ni Mama sa desisyon sa buhay nito. Kaya naman noong nalaman na nabuntis ito ay pinagsama na sila ni Papa. At ni Kusing ay hindi man lang mabigyan. Ang mga magulang ni Papa ang tumutulong sa kanila. Habang lumalaki ako, pakiramdam ko ay lalong lumalayo ang loob sa akin ni Mama. Konting pagkakamali ko ay pinapagalitan ako o di kaya ay pinapalo niya ako. Ang bigat at gaspang ng kanyang mga kamay ang isa sa mga kinakatakutan ko noong bata pa ako. Pinipilit kong hindi magkamali. Mag-ingay dahil alam ko na hindi yon magugustuhan ni Mama. Gusto kong mapalapit sa kanya pero naging napakalayo ng puso niya sa akin. Pakiramdam ko ay sinisisi niya ako kung bakit ganito ang nangyari sa buhay niya. Lumaki ako na mahiyain at pinipilit na itago kung ano man ang aking nararamdaman. Dahil sa natatakot ako na magkamali sa harap ng ibang tao. Kaya naman mas malimit na sarili ko na lamang ang kasama ko. Napapangiti na lamang ako kapag may pasalubong sa akin si Papa mula sa kanyang trabaho. Kung hindi pagkain ay laruan, dumidiretso na ako sa aking kwarto para hindi makita ni Mama. Ayaw ko na pag-initan niya ako. At ayaw ko na makita na magsimula na naman silang mag-away ni Papa
sa paulit-ulit na dahilan na parang araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay mainit lagi ang ulo niya. Alam ko na hindi masaya si Mama sa kung anong buhay ang meron siya. Nakikita ko yon sa trato niya sa amin ni Papa at sa kilos niya na mabibilang ko sa aking daliri na nakita siya na nakangiti. Mabilis na tumakbo ang kamay ng orasan. Alam ko grade 5 na ako noon, ninais ko na makauwi ng bahay para ipaalam kina Papa at Mama na second honor ako sa klase. Tiyak na matutuwa sila kapag binalita ko yon. Pwede kong ipagmalaki sa kanila na ginawa ko ang lahat para maging mabuti akong bata at magaling sa eskwelahan. Hawak-hawak ko ang aking card. Pumasok ako sa loob ng bahay. Gaya ng nakagawian ko, hinubad ko ang aking sapatos at medyas at tinabi sa likod ng pintuan. Ayaw kasi ni Mama Miriam na madumihan ang loob ng bahay. Lalo na at pagkatapos lamang niyang maglinis. Hindi ko makakalimutan ang bawat tagubilin niya dahil nga natatakot ako na mapalo o di kaya ay mapagalitan niya. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang narinig kong hikbi mula sa kwarto ni na Mama at Papa. Hindi ako pwedeng magkamali, si Papa ang umiiyak na yon. Nangamba ako sa kung ano ang nangyayari. Kaya agad kong hinawi ang bukas nilang pintuan para makita kung anong nangyayari sa loob. Nasa isang tabi ng kama si Papa. Hawak-hawak ang isang piraso ng papel. Umiiyak siya. Nakikita ko ang mumunting butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Pilit niya itong pinahid para hindi ko mahalata. Pero kahit na anong tago niya sa kanyang luha, makikita mo ang mugto at malungkot niyang mga mata. Nagulat siya noong nakita niya ako. Binati ko muna siya. Magandang hapon, Papa. Oh, andiyan ka na pala, Johan. Kumain ka na sa kusina. Nagdala ko ng pang-ulam. Magugustuhan mo yun. Ang paborito mong chicken. Pinadala ni Lola mo kaya makakakain ka ngayon ng masarap. Sige na. Papa, si Mama, hindi ko yata siya nakikita. Bakit ka umiiyak? Sabay-sabay na lamang tayong kumain. At saka may good news po ako. Ito po ang card ko. Papa, second honor po ako. Yun po ang good news ko. Anak, pinagmamalaki kita. Alam mo yan. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Mama mo. Huwag mo yung kakalimutan, ha? Sige na, ako nang maghahanda ng pagkain mo. Pumunta ka muna sa iyong kwarto at magpalit ka. Unang tumayo si Papa mula sa kanyang pagkakaupo para pumunta sa kusina at ihanda ang pagkain ko. Isang papel ang nahulog sa tabi ng kama. Pinunot ko yon sa pag-aakala na importante yon at ibibigay ko kay Papa. Pero bago ko maisipan na ibigay sa kanya, ewan ko ba kung bakit tila may bumulong sa akin para alamin kung ano ang nakasulat sa papel na yon. Sulat kamay iyon ni Mama, hindi ako pwedeng magkamali. At nagulat ako sa mga nabasa ko doon. Alex, patawarin mo sana ako sa aking gagawin. Pinag-isipan ko na ang desisyon na ito ng makailang ulit. Hindi ko kaya ang buhay na kaya mong ibigay sa akin. Nagtitiis lamang ako at alam ko na alam mo ang nais kong sabihin. Mas mataas ang pangarap ko kaysa sa pag-ibig na inaalay mo sa akin. Hayaan mo muna ako na hanapin ko ang sarili ko. Bahala ng tadhana kung pagtatagpuin pa tayo muli kung may ikalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Ikaw na ang bahala kay Johan. Alam kong mas makakabuti kung iwan ko siya sa iyo. Mapagmahal kang ama. Hindi ko ginusto na ganito ang mangyari sa atin. Alam ko na hindi pa tayo handa sa ganitong klase ng relasyon. Huwag mo na akong hanapin. Malayong malayo na ako ngayon. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Magmahal kang muli. Alam ko na magiging mabuting ama ka at asawa. Sana mapatawad mo ko, Miriam. Nabasa ko mula sa umpisa at sa huling tuldok ang nilalaman ng sulat na yon. Sulat ng pagpapaalam yon. Si Mama, iniwan na kami ni Papa. Malinaw ang mensahe noon sa amin. Ang dahilan kung bakit umiiyak si Papa. Doble ang sakit na nararamdaman ni Papa ng mga sandaling iyon, ayaw niya lang ipakita sa akin.
Hindi ako nagsasalita at iniwang ko ang sulat na yon sa kama kung saan ko ito pinulot. Nagpunta na ako sa loob ng aking kwarto para magpalit ng damit. Hindi ko alam papadudot ang aking mararamdaman. Iniwan na kami ng aking ina, malayong malayo na at hindi na namin siya pwedeng makita pa. Dapat ba akong maging masaya dahil wala nang magagalit at mamamalo sa akin? Pero kusang umagos ang luha sa aking mga mata. Isinuko na kami ni Mama. Iniwan kami ni Papa. Hindi ba niya talaga kami mahal tulad ng pinaparamdam niya sa amin simula noong una pa? Nabalot ng lungkot ang buo kong katauhan. Iniwan kami ni Mama para sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. At hindi ko yon naiintindihan. Lumapit ako sa lamesa na kakainan namin. Nakahanda na ang pagkain. Fried chicken ang ulam namin. Si Papa wala pa rin kibo na animoy wala sa kanyang sarili. Ni hindi ko alam kung alam niya na umupo na ako para kumain. Kumibo lamang siya noong inabot ko ang baso na malapit sa kanya. Hindi pa rin niya kinikibo ang pagkain niya. Alam ko rin na hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi ko alam na aawa ko sa itsura niya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan gawin ni Mama na iwan kami hanggang sa nagsalita si Papa. Itatabi ko itong ilang piraso ng ulam para kay Mama mo ha, kasi babalik na siya maya-maya. Papa, hindi mo na kailangan na magsinungalin sa akin. Alam ko na hindi na babalik si Mama. Nabasa ko po ang sulat niya. Papa, hindi na ako bata. Alam ko na hindi naman tayo mahal ni Mama kaya iniwan niya tayo eh. Anak, ano bang mga sinasabi mo? Babalik si Mama mo. Mahal tayo ni Mama. Naguguluhan lamang siya kaya ganun ang ugali niya. Johan, kaya pagbalik niya, huwag mo nang papainitin ang ulo ng Mama, okay? Papa, alam ko na hindi na siya babalik. Bakit niya kailangan gawin ito? Bakit niya tayo iniwan? Anak, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam pero ayaw kong isipin mo na hindi tayo mahal ni Mama. Mahal niya tayo, anak. At sa pagbabalik niya, bukas ang pintuan ng bahay natin para kay Mama. Siguro may inaasikaso lamang siya. Huwag kang mag-alala. Maaayos din ang lahat. Sana. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, ay hindi na nawala ang lungkot sa mga mata ni Papa Alex. Alam ko na iniintay niya ang muling pagdating ni Mama, pero mukhang malabo nang mangyari yon. Hinahanap niya si Mama sa abot ng kanyang makakaya. Pero nalaman niya na nag-apply si Mama bilang caregiver sa Canada. Matagal na niyang plano na mangibang bansa at hindi niya sinasabi sa amin na inaayos na niya ang mga papeles niya papunta doon. Kaya pala sinabi niya na nasa malayong malayong lugar na siya at hindi na namin siya makikita. Sinigurado niya na hindi na namin muli siyang makikita. Napakagaling ng plano niya. Pinag-isipan niya mabuti ang bawat detalye nito na isang araw, mawawala na lamang siyang parang bula at ang masakit ay niwala siyang planong magpaalam at bumalik sa amin ni Papa. Dati nang may galit sa puso ko sa kanya. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit ang layo-layo ng loob niya sa akin at madalas na napapagalitan o di kaya ipapaluin niya ako. Lalo na ngayon na ginawa niya ito sa amin na iwan kami ni Papa Alex. Parang pakiramdam ko ay nagatungan lalo kung bakit kinakamuhian ko siya dito sa aking puso. Kahit pa sabihin ni Papa na maghintay kami sa pagbabalik niya, siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi na rin ako umaasa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Graduating na ako sa elementary, dapat ay excited ka at pinagmamalaki mo ang iyong sarili dahil nakapasa ka sa mga estudyante na may parangal na aakyat sa entablado para kuhain ang iyong diploma at medalya. Pero hindi ata ganon ang mangyayari. Naingit ako sa tuwing may meeting na kailangang ipatawag ang iyong mga magulang dahil ni isang beses sa kanila ay walang oras na ibinibigay sa akin. Aaminin ko na doon ako nagsimula na magsinungalin dahil sa hindi ko alam kung papaano idadahilan kung bakit wala ni isa ang pumupuntang magulang sa eskwelahan. Una, wala na akong ina. Iniwan na kami na walang paalam. Pangalawa ay busy si Papa sa trabaho niya.
Minsan si Lola Trining ang umaaten dahil sa pakiusap ni Papa. Mabait si Lola Trining. Nung umalis si Mama ay doon ako nakitira sa bahay nila. Doon na rin umuuwi si Papa. Pinilit niya uli na makabalik sa pag-aaral niya. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sinisimulan niyang ayusin kung ano ang natitira. Alam ko na ninanais pa rin niya na isang araw ay may Mama Miriam nakakatok sa pintuan at mabubuo na uli ang aming pamilya. Simula noong nag-high school na ako ay nagbago na ang lahat. Ang dating batang tahimik at walang kibo na halos natatakot na ilabas kung ano man ang nasa loob niya. Ngayon ay naging bugnutin at palaaway. Palaging kumukuha ng atensyon sa mga bagay na agresibo at violenting paraan. Anong pakialam ko? Wala namang makakaalam o pwede kong sabihin ay wala namang mangingialam. Walang taong makikinig. Busy sa mga dapat niyang gawin si Papa dahil sa kanyang personal na dahilan. Isa si Mama doon. Hindi ko alam kung kasama pa ako doon. Iba ang pakiramdam ko kapag kasama ko ang mga barkada ko para kaming mga hibang na kayang-kaya kung ano man ang pwedeng ibigay sa amin ng buhay. Malakas ang loob ko at parang may kung anong bigat sa loob ko. Sa loob ng dibdib ko na naghuhumiyaw para magrebelde sa buhay. Walang mga araw na hindi lumilipas na hindi ako gumagawa ng pasaway na bagay. Sa loob ng klase ay kalimitan kapag kasama ang barkada, ayaw ko nang nakakakita ng madramang eksena. Dahil alam ko na mas madrama pa ang buhay ko sa kanila. Naiirita ako kapag nakakakita ako ng ganon. Pilit kong nililibang ang sarili ko sa mabababaw na dahilan. Ano pa ang inaasahan mo? Isang araw natuto na lamang akong humithit ng sigarilyo. Isa, dalawa, tatlo at isang pack ng sigarilyo. Natutuwa ako sa usok na lumalabas sa aking bibig. Pakiramdam ko'y may laya ako na gawin ang anumang naisin ko sa mga usok na yon. Pwede akong humulma ng mga bagay base sa iniisip ko. Pakiramdam ko'y isa na akong matanda na may lakas ng loob na harapin ang buhay. Dahil halos lahat ng matatanda na nakikita ko ay nasa isang sulok ng pampublikong lugar o eskinita, humihit-hit ng sigarilyo at bumubuo ng kanyang sariling mundo. Mausok at nakakalunod, ito ang aking panibagong sangtuaryo. Natikman ko na rin ang pait ng isang bote ng alak, bilog, cuatro cantos, mix at ano pa bang hindi ko natitikman. Nakakahilo kapag may amats ka na. Umiikot ang mundo sa'yo. Kumakapal ang balat mo sa mukha na parang hinihele ka. Pakaramdam mo'y ikaw si Superman at kayang gawin ang anumang bagay na naisin mo. Wala nang pwedeng makapanakit sa'yo. Andyan ang barkada, andyan ang ilusyon na binubuo mo para kalimutan kung gaano ka kahinang tao. Pinagtakpan mo ang isang mapait na katotohanan na hindi ka mahal ng mga taong inaasahan mo na magpaparamdam sa'yo nito. May huwad na kaligayahan na nilalasap ako sa mga sandaling yon. Sapat na para magpatuloy sa walang kwenta kong buhay na binuo ng mga taong inaasahan mong mag-aakay sa'yo patungo sa isang lugar na inaakala mong paraiso. Pero ang masakit na katotohanan, wala silang pakialam sa'yo. Tanging sarili lamang nila ang iniintindi nila. Hanggang sa pinatawag si Lola sa school at nalaman ng mga pasaway kong ginagawa. Nais kong magtago o di kaya ilamunin ako ng lupa para lamang makaiwas sa kanila ng oras na yon. Hindi ako makatitig sa mata ni Lola habang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ang aking ginagawa kasama ng mga barkada ko. Halos hindi maganda ang aking naririnig. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan ako ng maraming tao. Pakiramdam ko'y kinakamuhian ako ng mga matang nakatitig sa akin. Hanggang sa nakita ko na napaluha si Lola sa kanyang mga nalaman. Kahit siya ay nagulat sa kanyang mga nalaman. Matapos ang meeting na yon ay hindi ko lamang matanggap ang noon ay mga sinabi niya. Hindi ko alam kung anong problema mong bata ka. Nananalantay talaga sa iyong mga dugo ang magaling mong ina. Bakit hindi ka magaya sa iyong ama? Nakakahiya sa eskwelahan mo ang mga pinaggagawa mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ang iyong ama. Inaayos ang buhay ninyong dalawa samantalang ikaw
Nakikipagbasag ulo ka kasama ng mga batang katulad mo. Patapon na ba ang buhay mo? Lola Trining, sino ang titingnan ko? Sino ang hahanapin ko? Si Papa, masyado siyang busy sa ginagawa niya. Nasaan siya? Nakakasama ko ba siya? Mas mahal niya si Mama kesa sa akin. Naghihintay pa siya ng pagbabalik nito? Sino ang magsasabi na mali at tama ang ginagawa ko? Kayo, kasasabi niyo pa lamang katulad ako ni Mama na pasaway. Sumasama na ang tingin niyo sa akin noon pa? Nagkaroon ba kayo ng oras para tanungin ako kung masaya pa ako sa buhay ko? Kung ayos pa ba ako? Kung buhay pa ba ako? Wala, dahil pakiramdam ko, wala naman talagang may pakialam sa akin dito. Para lamang akong kabuti na sumulpot sa mundo. Ngayon sabihin niyo sa akin, Lola, kung bakit ako nagkakaganito. Kahit ako, Papa Dudut, ay nagulat sa mga sinabi ko kay Lola. Siguro dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay gumaan ang dibdib ko dahil sa mga nasabi ko. Siguro dahil gusto ko silang sisihin kung bakit ako nagkakaganito. Dumiretso ako sa kwarto matapos noon. Wala na akong narinig na ingay. Nakakabingi na ang katahimikan. Tanging ang electric fan na nakatutok sa akin ang naririnig ko sa buong kwarto ko habang ibinubugan nito ang malamig na hangin. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas ay hindi ko namalayan na tuluyan ng nakapikit ang aking mga mata at ako ay nakatulog. Nilamo na muli ng panaginip ang aking ulirat. Ang panaginip na pakiramdam ko ay wala nang pwedeng pakialam sa akin. Pero ito na ba talaga ang gusto ko? Ang mamalimos ng atensyon sa ganitong paraan. Hindi ko din alam. Kahit ako ay nalilito na. Ilang oras ang lumipas, Papa Dudut. Akala ko ay nananaginip pa ako nang marinig ko ang malakas na katok mula sa pintuan ng aking kwarto at tinatawag ang pangalan ko. Nalimpungatan ako ng boses na yon at hindi ako pwedeng magkamali. Si Papa Alex ang tumatawag sa akin. Base sa tono ng boses niya ay bagsak at pagalit ito. Siguro nalaman niya mula kay Lola na pinatawag ito ng guidance dahil sa ginawa ko. Ayaw ko sanang buksan ang pintuan pero wala naman akong magagawa. Kung hindi ko buksan ay may ekstrang susi naman sila. Mabubuksan din iyon kahit na anong gawin ko. Bumangon ako at inihanda ang aking sarili sa kung anong pwedeng mangyari. At least ngayon ay napansin na niya ako. At least ngayon ay kakausapin na niya ako. At least ngayon alam niya na may anak siya na kailangan ko din ng magulang na tila nakalimot na sa kanilang anak. Anong problema mo, Johan? Pinatawag daw ang lola mo sa school. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Akala ko ba honor student ka? Ipinagmamalaki mo yon sa akin, di ba? Tapos ngayon mababalitaan ko kung anong katarantaduhan ang ginagawa mo sa school? Kailan ka pa natutong magbisyo? Anong pinagmamalaki mo, ha? Papa, sa dami ng tanong mo hindi ko na alam kung anong una kong sasagutin. Aba, at pilosopo ka pa ngayon, ha? Sige, magpaliwanag ka. Malalaman natin kung may patutunguhan ng pagiging pilosopo mo. Kailan mo pa ninais na masira ang buhay mo? Papa, anak ba ang turing mo sa akin? O katulad ka din ni Mama na iniwan din ako? Kailan po nasira ang buhay ko? Yun ay nung naramdaman ko na wala na akong mga magulang. Na wala na silang kwenta at wala na silang pakialam sa akin. Isang mabigat na bagay ang naramdaman kong tumama sa aking panga. Mabilis sa mga pangyayari, Papa Dudut. Nakita ko na lamang na parang nawala na ako sa balanse ng aking pagkakatayo. Nakita ko na tumulo ang dugo sa aking puting damit mula sa aking bibig. Sinuntok ako ni Papa Alex dahil sa aking mga sinabi. Kahit ako, hindi ko inaasahan yon. Hindi masakit ang suntok mo, Papa. Mas masakit pa ang suntok ng mga kaaway ko sa eskwelahan. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Hindi pa ba kayo nagsasawa na bigyan ako ng sakit sa dibdib, Papa? Hindi pa ba kayo nagsasawa na gawing miserable ang buhay ko? Eto ba ang kaya niyong gawin sa inyong anak? Anak, kung ganito lang sana hindi niyo na ako binuhay. Hindi na lang sana, Papa. Hindi na lang. Kusang humakbang papalayo ang mga paa ko mula sa lugar na yon. Niayaw ko na silang makita. Narinig ko na pinababalik ako ni Papa at tinatawag ang pangalan ko.
Pero isa lang ang nais ko. Yun ay ang makalayo. Napakalayo na hindi nila ako pwedeng makita. Tatakasan ko na ang miserableng buhay na ibinigay nila sa akin. Hindi na ako aasa pa sa mga panaginip ko na buo at isang masayang pamilya. Sapat na ang suntok na naramdaman kong tumama sa aking mukha mula sa kamao ni Papa. Hinding-hindi na nila ako masasaktan pa. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Bahala na, bahala na. Malapit na ako sa may tulay, patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at ramdam ko ang pagtama nito sa aking balat. Wala akong dalang payong noon. Hanggang sa isang nakakasilaw na ilaw ang tila papasugod sa aking kinakatayuan. Gusto kong umiwas, Papa Dudut, pero huli na ang lahat. Isang van na puti ang bumunggo sa akin, dahilan para mahulog ako sa tulay. Hindi ko maikilos ang aking katawan. Pakiramdam ko ay namamanhid ito hanggang sa tuluyan ang ninakaw ang liwanag sa aking mga mata at niyakap ng ilog ang aking katawan. Ito ba ang bunga ng aking kapusukan? Ganito ba kasama ang aking kwento? Hindi man lang ako hinayaan na mag-enjoy pa. Nakakaiyak naman pero wala talagang happy ending. Simula ng mga sandaling iyon ay hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari. Nagising ako dahil sa liwanag mula sa sikat ng araw. Natanong ko sa sarili ko kung ito na ba ang langit. Pero masyadong mainit. Siguro ay nasa impyerno ako dahil sa mga nagawa ko. Well, hindi ko naman ine-expect na pati sa kabilang buhay ay hinahabol pa ako ng kamalasan. Hanggang sa isang boses ang narinig ko. Ayos na kaya siya? Ilang linggo na siyang hindi gumigising eh. Hindi tuloy ako makarakit. Ay, ano ba namang ginagawa mo sa sarili mo, Esmeralda? Hoy, Totoy! Aba, tulungan mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng bumitaw. Baka hinahanap ka na sa inyo. Naisip ko kung ganoon ba talaga sa impyerno magsalita ang mga tao. Concern sa akin. Hanggang sa naramdaman ko ang mainit na tela na ipinupuna sa akin sa buo kong katawan, doon ko ninais na imulat ang aking mga mata. Isang babae ang nakita ko. Mahaba ang kanyang buhok, tila malapor sila na ang kanyang balat. Mapula ang kanyang mga labi, mapungay ang kanyang mata. Kahit medyo malabo ang nakikita kong imahe, alam ko na maganda siya. Unang pumasok sa isipan ko si Mama. Pero iba siya. Hanggang sa tuluyan na muli akong nakatulog. Sapat na sa akin na malaman ko na buhay pa ako. Alam ko na napakahaba ng aking pagkakahimbing. Naging napakahaba noon na hindi na alam kung nanaisin mo pang magising. Hanggang sa isang araw na imulat ko muli ang aking mata at napasigaw sabay napabangon sa pagkakahiga. Agad na may isang babae ang lumapit sa akin at nag-alala. Anong nangyari? Buti naman at nagising ka na. Anong pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Halos parang isang buwan ka na yata nakatulog eh. Akala ko hindi ka nagigising. Mabuti ang Diyos at binigyan ka ng ikalawang buhay. Pwedeng makahingi ng tubig? Tubig o, eto uminom ka. Malamang uhaw na uhaw ka. Anong pangalan mo? Tanong ko. Ako si Esmeralda pero ang mga kaibigan ko, Isme ang tawag sa akin. Ikaw? Johan? Anong nangyari sa'yo? Nakita ko na palutang-lutang ka sa ilog at duguan. Buti na lang at nakita kita, kung hindi baka kung ano pang nangyari sa'yo. Pasensya ka na, wala kasi akong pera kaya hindi kita madala sa ospital. Malakas naman ako sa itaas eh kaya alam kong pagagalingin ka niya. Kahit mga damo at dahon lang ang alam kong gamot para sa'yo. Salamat, Miss Esmeralda. Teka, nag-iisa ka lang ba dito? Oo, andun pa sa kabilang ilog ang mga kapitbahay ko. May kapitbahay ako dyan sa may likod. Silang tumitingin sa'yo kapag wala ako. Wala na kasi ako mga magulang eh. Dati naming bahay ito. Total wala nang tumitira dito kaya pwede mo nang ariin na sayo.
Tuwing umaga naman, nagpupunta ako dito para bisitahin ka. May bahay pa kami sa kabila. Kailangan ko din kasi magtrabaho kapag gabi kaya iniiwan kita. Pero nagpapasalamat ako na dumating ka dahil sa pakiramdam ko, nagkaroon ako ng anak nang hindi ko sinasadya. Anak? Tama bang pagkakarinig ko? Tinawag niya akong anak ng babaeng ito. Parang ang gaan ang pakiramdam ko. Parang musika sa aking pandinig. Matagal-tagal na rin bago ko narinig ang salitang yon. Isa yon sa mga pinakamasayang pagkakataon sa buhay ko. Kinailangan ko pa ng saklay para alalayan ang aking binte sa paglalakad. Iyon daw ang napuruhan sa akin. Pero mukhang palamad ang aking katawan dahil malinaraw akong nakarecover kaagad. Mga ilang araw lang ay nakarecover din ako sa tulong ng Panginoon. Sinusubuan at inaalagaan niya ako. Lahat ng kailangan ko ay dinadala niya sa umaga at binabaon kapag pauwi na ang ilan sa mga marurumi kong damit. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng ito. Ayaw ko naman mag-usisa dahil nahihiya ako. Hanggang sa nakausap ko si Mang Lito, yung kapitbahay na tumitingin sa akin. Naikwento niya kung gaano kabuti si Esmeralda. Siguro tinuturing na akong anak nito. Naging napakalungkot daw kasi ng buhay ni Esmeralda. Namatay daw ang kanyang anak halos kasing edad ko sa parehas na ilog na aking nilutangan. Kaya ganun siguro kung bakit magaan ang loob nito sa akin at nais na alagaan ako. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Yun pala ang kanyang kwento. Isang inang nangungulila sa kanyang anak at anak na naghahanap ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ganun ba talaga ang tadhana kung humabi ng kwento? Pinagtatagpo ang landas ng taong pilit na hinahanap kung ano man ang pagkukulang sa kanila. Noong pakiramdam ko ay ayos na ako, nailalakad ko na ang aking mga binti, nagtanong sa akin si Esmeralda kung ano raw ang plano ko. Pwede na akong bumalik sa pamilya ko kung gugustuhin ko. Nakatitig ako sa kanyang mga mata at ramdam ko ang lungkot nito. Wala naman akong pamilya eh. Hindi ko alam kung gusto pa nila akong bumalik doon. Pwede ba na dito na lamang ako sa iyo? Hindi pwede at mahal ngayon ang bigas. Wala akong pambili, naubos na. Huwag mong sabihan ha? Ang iyong pamilya, ang iyong tahanan. Magiging masaya sila kapag nakita ka nilang muli. Alam ko na nag-aalala na sila sa iyo. Alam ko ang pakiramdam na nawala ang anak bilang magulang. Maniwala ka sa akin, hinahanap ka nila. So ano, sasamahan na kita. Magayos ka na bukas din at hahanapin natin sila. Hindi ko alam kung bakit parang kailangan kong sumunod sa mga sinasabi niya. Ang kanyang tinig, ang mga salita mula sa kanya, alam kong galing yun sa puso. Mahigit isang buwan na rin pala akong umalis sa bahay. Hindi ko alam kung bakit natatakot na akong bumalik pa hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko sa pintuan ng bahay ni na Lola. Kumatok ako at pagbukas ng pintuan, si Papa. Nagulat siya sa kung ano ang kanyang nakita. Mabilis niya akong niyakap at alam kong maluha-luha ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang sinambit kundi ang "Patawad anak, salamat sa Diyos at nakita kita. Salamat at buhay ka." Walang natulog ng gabing iyon. Nagiba ang trato nila sa akin simula noong nakita nila ako at nalaman kung ano ang nangyari sa akin. Sinisini Papa ang sarili niya sa mga nangyari. Hindi raw niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may nangyaring masama sa akin. "Papa, utang ko ang buhay ko kay Miss Esmeralda. Siya po ang nagligtas ng buhay ko. Siya po ang nag-alaga sa akin hanggang sa gumaling na ako. Maraming maraming salamat kung ganon, Miss Esmeralda. Hindi ko alam kung papaano ka namin mapapasalamatan. Tatanawin naming isang utang na loob ang pagliligtas mo sa anak ko." Pinilit kong maisaayos muli ang buhay ko simula noon. Binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon at gagawin ko ang lahat ng paraan para maging okay na ang lahat. Mabilis na tumakbo ang panahon. Isang ganap ng engineer si Papa at nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya.
Ako naman ay nagsimula na mag-aral sa kolehiyo at sumunod sa yapak ni Papa bilang engineer. Pero ang isa sa mga malungkot ay 2 taon na rin na hindi ko nakikita si Miss Esmeralda. Naging busy ako sa maraming bagay. Huli na noong nalaman ko na lumipat na si Miss Esmeralda nang tinutuluyan at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para bang nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Matapos kong malaman yun. Hindi ko alam kung napakawalang kwenta kong tao para makalimot sa isang napakabuting tao na tumulong sa akin. Gumawa ako ng paraan para muli siyang makita. Hanggang sa isang adres ang pinilit kong tuntunin. Isang bar yon na tila may ideya ako na hindi ko nagugustuhan. At gaya ng aking inaasahan, patay sindi ang ilaw dito. May mga hubad na babae na nasa entablado at sumasayaw sa isang musika at tila walang pakialam kung ano ang itsura nila. Hinanap ko si Miss Esmeralda sa bawat mukha ng tao na nandoon at hindi ako pwedeng magkamali. Nasa isang table siya habang may kausap na isang lalaki. Hindi ko alam kung papaano siya lalapitan. Ito pala ang trabaho niya kung bakit wala siya tuwing gabi. Pero hindi pa rin nagbago ang pagtingin at respeto ko sa kanya bilang babae at bilang tao. Isang babae na may puso para sa kanyang anak. Noong nakalis na ang lalaki at libre na siya, kinausap ko ang isang waiter para kumuha ng pribadong lugar at doon kami mag-usap. Isang saradong kwarto ang kinuha ko. Pumasok siya sa loob at nakatalikod ako noon ng mga sandaling yon. Bumilang pa ako ng 5 bago ko siya hinarap. Nagulat siya na ako ang nasa harapan niya. Sa kilos ng kanyang katawan ay gusto na agad niya akong iwanan. Inihagis ko ang isang bugkos ng pera sa lamesa at nakita niya yon. Ang sabi ko ay binayaran ko ang bawat oras niya na kasama ako. Isang sampal mula sa kanyang kanang kamay ang lumapat sa aking pisngi. Kahit nakita mo ko na ganito ang ayos ko, wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan. Hayaan mo na ako na ako naman ang magligtas sa iyo sa pagkakataon na ito. Mama Esmeralda, bibilhin ko lahat ng oras na pinagtatrabaho mo dito para maging ina ko lamang. Nakikiusap ako. Hayaan mo nang mabuhay ka sa unang pagkataon na nakilala kita. Maaari ba yon? Huwag ganito. Niligtas mo ang buhay ko. Wala akong pakialam kung ano ka pa at kung ano ang kwento mo. Ang importante, nararamdaman ko ang pagiging isang ina sa'yo. Binalot ko siya ng jacket na dala ko at nilabas sa pinagtatrabahuhan niya. Bagong lipat lamang daw siya doon at wala na agad siyang trabaho. Since nakalipat na kami ni Papa ng bahay, pinagpaalam ko kay Papa na baka pwede doon na siyang tumira kasama namin. Ipinagmamalaki ko na masarap magluto at mag-alaga si Mama Esmeralda. Nagulat siya noong tinawag ko siyang Mama. Bakas ko sa mukha iyon ni Papa. Matagal-tagal na rin hindi niya naririnig ang salitang yon. Ginawa ni Papa ang lahat para makamit ang pangarap niyang maging engineer at makakuha ng magandang trabaho na meron siya ngayon, kaya naman mas okay na ang aming pamumuhay. Sinabi niya na sapat na ang kanyang pera para hindi iwanan ng babae. Natatawa na lamang ako kapag sinasabi niya yon. Simula nang dumating si Mama Esmeralda sa buhay namin, nagbago na ang lahat. Ang dating tila na mga lalaki lamang ang nakatira ay nagmukhang bahay na may nakatira na. Masarap ang laging ulam namin. Panayang puri ni Papa kay Mama Esmeralda. Konti pa daw ay baka mahulog na ito sa kanya. Nakita ko na nagpanama ang mga mata nila. Matagal-tagal na rin pala nang masyadong busy sa trabaho at buhay si Papa na nakalimutan na niya na umibig pang muli. Dahil sa hindi naman sila kasal ni Mama Miriam, technically, ay binata naman siya. Pero bakit nga kaya hindi na siya nag-asawa pa at umibig pa? Doon ko naisip na baka hinihintay niyang muli si Mama Miriam. Pero matagal na yon na halos tila nakalimutan na niya kami. Walang balita at walang pasabi. Hindi ko alam ang dahilan pero mukhang nagugustuhan ko na ang kwento na may ngiti ngayon sa labi si Papa kapag nakikita niya si Mama Esmeralda. Kapag walang pasok si Papa ay nagbabanding kami na magkakasama. Ang taglay na ganda ni Mama Esmeralda ang mga tipo ni Papa.
Ganon din kasi kaganda si Mama Miriam. At maaring sa pagkakataon na ito ay muling pumintig ang puso ni Papa. Ayaw kong panghimasukan ang kanilang kwento, pero malakas ang kutob ko na anumang oras mula noong mga sandaling iyon ay may kikiligin sa kanilang dalawa. Hindi ko na tinatanong kung ano nga ba ang kwento ng buhay ni Mama Esmeralda. Sapat na sa akin na siyang dahilan kung bakit humihinga pa ako ngayon. Naging maayos ang lahat. Naaayon sa kung anong iniisip kong kwento ang dapat na nangyayari. Pero kakaiba ng isang araw ay nagtanong si Papa ng ilang mga bagay tungkol kay Mama Esmeralda. Yun pala ang balak niya, i-date ito. Ang tanong sa akin ni Papa ay kung magiging masaya daw ba ako kapag naging buong muli ang pamilya namin. Isang ama, isang ina at ako. Ako lamang daw ang iniisip niya ngayon at madami na rin kaming pinagdaan ng mag-ama. Napaka-importante sa kanya kung ano yung bagay na magiging masaya ako. At alam kong alam niya kung ano yon. Kaya naman hindi na ako nagulat isang araw galing ako sa school. Bala ko na magpahinga. Naupo ako ng ilang minuto sa sofa. Naging napakatahimik ng buong bahay nang lumabas si Papa na nakapustura. Well, kakaiba yon sa dati niyang ayos at tila may importanteng lakad. Ang sabi ko sa kanya ay mapagkakamalang magkapatid kami sa ayos niya. Natawa naman siya pero tila mas nagulat ako sa sunod na eksena. Mula sa taas habang pababa ng hagdanan na isang napakagandang babae ang aking nakita. Mula sa elegante niyang damit at ayos ng mukha. Si Mama Esmeralda, matutulala ka sa angkin nitong ganda. At nang tumingin ako kay Papa, tila natulala lamang ito habang pinapanood ang pagbaba ng isang napakagandang babae sa hagdanan. May kakaibang ningning sa kanilang mga mata. Hanggang sa nagpaalam sila na lalabas muna, pero wag daw akong mag-alala dahil babalik sila ng maaga. Ang sabi ko naman, kahit pa magtagal pa sila. Mabilis na dumaan ang araw, kaya naman hindi na ako nagulat ng mga sumunod na nangyari. Tila nagkatagpo ang dalawang puso na naghahanap ng kaparehas nito. Sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon at sa tamang panahon. Magugulat ka na lamang sa tadhana kung ano ang kanyang kayang gawin. Anak, may sasabihin sana kami sa iyo ni Esmeralda. Papa, ano yun? Nag-propose na kasi ako kay Esmeralda at gusto ko na ikaw ang unang makaalam na sinagot na niya ako ng oo. Papa, iba ka talaga. I'm happy for you. So, kailan na ang kasal? Planuhin na, Papa. Huwag na nating patagalin pa. Plinano namin ang lahat sa lalong madaling panahon. Hindi ko maipipinta ang ngiti sa labi ng dalawa. Pag-ibig ang ipinipintig ng kanilang puso. Pero mas nararamdaman ko iyon noong nag-usap na kami ni Mama Esmeralda. Johan, hindi ko alam kung papaano ako magpapasalamat sa iyo. I can't imagine my life na meron ako ngayon. Sa sobrang haba ng pinagdaanan ko sa buhay na halos iniwan ako ng kung anong meron ako, nawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Isang bata na lumutang sa ilog ang nagbigay sa akin ng dahilan para muling mabuhay at maging masaya. Mahal ko ang Papa mo. Mahal kita kung panaginip lamang ito. Ayaw ko nang magising pa. Mama, hindi ito panaginip. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Una dahil niligtas mo ko. Ngayon dahil tinuruan mo uli si Papa na magmahal. Tatlong buwan mula noong araw na yon ay plinano ang kasal. Pakaramdam ko mas naging mabagal ang oras dahil excited na ako sa araw na yon. Hanggang isang araw, isang katok mula sa pintuan ang narinig naming tatlo habang nagkakasiyahan sa loob. Binuksan ko ito at isang pamilyar na mukha ang aming nakita. Hindi ako pwedeng magkamali sa kanyang mga mata at ayos ng kanyang buhok. Si Mama Miriam, hindi ko inaasahan na siyang makikita ko matapos kong buksan ang pinto. Anak! Sino ang bisita natin? Pa, kailangan mo siyang makita. Miriam, ikaw ba yan? Surprise!
Mukhang hindi niyo yata inaasahan ang pagbabalik ko. Yes, I'm back, Alex. Para sa iyo at sa anak natin. Sana may lugar pa ako dito. Honey? Johan, sino ang bisita natin? Ang tagal niyo dyan. Honey? Tama bang narinig ko, Alex? Honey, ang tawag sa iyo ng babaeng ito? Miriam, si Esmeralda pala. Oo, ako si Miriam, ang ina ni Johan. Alex, kilala ko ang babae na ito. Hindi ko alam na gagawin mo na kalimutan ako. Nagpa-imbestiga ako at hindi ako papayag na isang pakawala na babae ang papalit sa pwesto ko sa iyo at magiging ina ni Johan. Nawalan ka na ba ng taste simula nang umalis ako? Alex, pupunta muna ako sa taas. May importante ata kayong pag-uusapan ng buong pamilya. Johan, una na ako sa taas ha? Hindi honey, walang aalis. At hindi ikaw ang aalis. Miriam, matagal ka nang nawala at hindi ko inaasahan na alam mo pa ang daan pabalik dito. Hindi ako papayag na insultuhin mo ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi mo siya katulad, isa siyang ina kay Johan at magiging asawa ko. Pakakasalan ko siya at iyaharap sa altar at pasensya ka na Miriam, pero wala ng lugar. Wala ka ng lugar sa bahay na ito. Matagal mo nang kinalimutan na may pamilya ka. Ikaw ang aalis katulad ng gusto mong gawin. Masaya na kami ni Johan sa buhay namin at hindi na namin hahayaan na mawala pa ito. Pasensya na at mali ka ata ng bahay na napuntahan. Hindi itong pinapangarap mo. Hindi kami ang importante sa iyo. Hindi dito ang tahanan mo. Sinarado ni Papa ang pintuan matapos niyang sabihin yon. Kahit ako ay ganun din ang sasabihin sa kanya. Umalis si Mama Miriam matapos noon na hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang sabi niya, babalik siya. Pero hindi na yun importante pa. Ngayong handa na kaming mag-umpisa ng panibagong kwento. Matagal namin siyang napatawad at iniwan na ang lahat ng masamang pangyayari sa nakaraan. Hanggang doon na lamang yon. Tatlong buwan matapos noong ilang araw bago ang kasal ni na Papa Alex at Mama Esmeralda. Ninais ko, Papa Dudut, na ibahagi ang kwento namin bilang isang pamilya. Sa mga sandaling isinusulat ko ang kwento ng aking buhay, mararamdaman ko na unti-unting umaagos ang mga mumunting luha sa aking mga mata. Laman ito ang bawat emosyon mula sa aking puso na nananariwa habang binabalikan ang bawat kwento na nakapaloob dito. Sa isang sulok ng aking lamesa na pinagsusulatan ko, nakapatong doon ang isang kwadro habang ikinakahon nito ang isang larawan. Larawan ito ng isang pamilya. Dalawang lalaki at isang babae. Ang aking ama si Papa Alex, ako si Johan at ang aking ina si Esmeralda. Pinagkakaingatan ko ang larawang ito, ito ang aking kayamanan. Marami-rami na rin ang kwento na aming napagdaanan hanggang sa ni bagyo ay hindi kayang sirain pa ito. Nakangiti si Papa Alex, larawan ng isang matikas at malakas na padre di pamilya. Gusto niya yon ang karakter na sumasalamin sa kanyang pagkatao habang nakikita mo ang larawan niya. Mababakas mo sa kanyang mukha ang hindi matatawarang pakikipagsapalaran sa buhay. Yun ang bagay na hinahangaan ko sa kanya, isa siyang lalaki na hindi sumusuko sa anumang laban. Gagawin niya ang lahat para mapatunayan ang kanyang sarili at para sa taong pinakamalapit sa kanya, kahit pa kapalit nito ang buhay niya. Pinagtibay siya ng panahon. Kahit na alam ko na malimit niyang itinatago ang kanyang emosyon, pero ang puso niya ay hinugis ng pagmamahal at pagkalinga, lalo na para sa kanyang pamilya. Sa kanyang tabi ay isang imahe ng babae na nakahilig ng konti ang ulo nito sa dibdib niya. Hindi pa rin naglalaho ang bakas ng kagandahan sa kanyang mukha. Ang kanyang kutis na maalapor si Lana, ang namumungay niyang mga mata at mapupulang labi at matamis na ngiti, isa siyang babae na pinapangarap ng bawat lalaki. Pero tila mararamdaman mo pa rin sa kanyang mga mata ang lungkot na nais na ibahagi nito. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Papa
Tila ayaw na niyang pakawalan. Ang kanyang eleganteng suot at makinang na alahas ang lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Siya si Mama Esmeralda. Sa tabi ni Mama ay isang lalaki sa kanyang kabataan. Mababa ka sa kanyang mukhang isang inosenteng pangarap. Nakaguhit ang ngiti sa kanyang labi na tila umabot sa tenga nito. Mararamdaman mo ang hindi matatawarang saya sa kanyang buong pagkatao. Na para bang nangungusap siya na eto na ang mga bagay na pinakahahangad ko at wala nang iba pa. Ako ang batang iyon, si Johan. Imbitado po ang lahat sa kasalan ni na Papa at Mama sa mismong araw ng mga puso. Ito ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Ang inyong kabarangay, ang inyong kapuso, Johan. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Magugulat ka na lamang isang araw kung ano ang handog nito sa'yo. Pero dapat mga kapuso ay alam mo ang halaga ng bawat isa na importante sa'yo. Para sa huli, hindi mo pagsisihan pa ang magiging bunga ng iyong sariling desisyon. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kaya mabuhay ka na ng masaya sa piling ng mga taong importante sa'yo sa kasalukuyang panahon. Hanggang sa muli mga kapuso, mga kabarangay, ako po ang inyong si Papa Dudut na papakinggan ang programang Barangay Love Stories. Hindi lamang po sa Metro Manila kundi po sa lahat ng mga RGMA, Barangay FM radio stations sa buong Pilipinas. At sa pamamagitan po ng GMA Pinoy TV, tayo po ay napapakinggan sa buong mundo. Maraming maraming salamat hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito ang Barangay Love Stories, number 1 nationwide pa.